So hello guys, dito naman ako ngayon. We are now here in Paranagua Port. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, may konting trivia tayo para may additional information sa ating mga viewer. So guys, ito nakikita nyo ngayon, ito yung Port of Paranagua. Yan. Mahaba to. Pero bago ang lahat, may trivia tayo. Alam nyo ba ang Paranagua? Ang isang state sa Paraná, Paraná, Brazil, na natagpuan ng 1648. Ito yung Paranagua. Tapos, consider Paraná's oldest city. Kaya, ito yung isa na sa Paranagua malalaman nyo. Tapos, alam nyo ba na dito sa South America, ito lang yung Portuguese speaking. At silang pinakamalaking bansa rito, the largest country in South America. Almost 50% of the landmass that they occupy here in Brazil, in South America. Kaya yung at salita nila rito ay official language is Portuguese. Tapos, ito sa economy naman, ito yung isa sa pinaka largest exporters volume ng grain, fertilizer, automobiles, lumber, papers, petroleum, salt, soybeans, and sugar. Ito yung sugar ngayon yung kinakarga namin. At makikita nyo yan yung sugar na kinakarga namin, yung ginagamit nilang machine na conveyor belt, by conveyor. Tapos pakita ko sa inyo mamaya kung paano na nandun sa baba sa hold namin na ipapile nila. Ito yung mga sugar in bags. At yung sinasabing automobile, mamaya pakita ko sa inyo dun sa baba. Maraming automobile ngayon. So guys, ito yung makikita nyo yung mga kotse ngayon, bagong dating lang. Pag-inano, dito pala ang gawa dito. Pero European car siya. Gawa rito sa kabilang puerto, sa may Curitiba raw. Sabi nila ng mga sad per information na photo. Yan, dadalhin ko na kayo dun. Well, you can see the loading. So guys, malapit lang yung gate. Diyan, pag makakalabas kayo, may mga bus stop na agad dyan. The problem is, we don't have the shore liberty pass. So, stay on board. Ngayon, ang panahon medyo makulimlim. Kaya, as you notice, we only have the half of the hatch cover is open. So guys, dito ngayon makikita nyo kung paano yung loading nila. This is how they load the sugar in bags. Ang filing nila, isang tao lang, mabilis. Pero kaya yung ano, wala masyadong, hindi masyado properly ano, properly yung pagka-slow nila. Pero okay lang yan, basta hindi lang madamage yung karga namin. Kasi sobrang bilis, hindi na rin kaya ng isang tao i-controlin yung papayos na maayos. See? Ilang tao lang yung trabaho. Lagyan nila ng crop paper at the side. Yan yung crop paper. Tapos may separation dahil yung ibang bigas at ibang asukal nito galing Santo Mina. Guys, ito sa harapan namin, sa harapan ng barko namin, as you can see, they are also loading. Puno parati yung mga barko rito because they have lots of products to export. Makikita nyo naman sila sa one of the largest exporter na yung binanggit ko kanina, mga grains, kasama ng grains, sugar, na petroleum products, soya beans, cars,
as I mentioned earlier. So see, and there are still lot of vessels waiting at the anchorage, inner anchorage. Iba pa yung nasa labas, outer anchorage, guys. Marami pa rin. So guys, pakita ko sa inyo na there are lots of vessels in line up. Lahat nagkakarga. May paalis, may parating agad. May pumapasok agad. That's why they consider one of the biggest exporters in Brazil. Ito yung duty officer sa GTAB. Sila ngayon nagmo-monitor rito sa kinakargang asukal. Balik tayo ulit rito. So malapit na matapos ko rin. Ito yung dalawa nandito katapos lang mag take time. Ngayon nandito si Jay at saka si Marvin. Yan. Ngayon kapalit sa kanila yung dalawa naman dun kanina para mag break time sila. Itong isa naman na pupunta dun para magbantay. So guys, ulitin ko yung trivia ko para may bagong konting twist tayo rito. Para additional information sa mga viewers ko na madadagdagan yung information sa inyo. Na itong Paranagua. Ang Paranagua, guys, ay is a city-state of Paraná. Founded in 1648. Ito yung considered the oldest city ng Paraná. Ito guys ang ano sa South America country, ito yung pinaka largest speaking Portuguese dito dahil nag-occupy siya halos 50% of the landmass ng South America. Kaya ito rin kinoconsider sa buong mundo as the largest Portuguese speaking. Tapos ito naman ang pinaka largest exporters dito sa Brazil. Ang mga products ng mga petroleum products, grain, automobiles, tapos yung sugar, marami pang iba. At I mentioned earlier na itong sa likod ko ngayon, makikita nyo yung mga automobiles. Ito, dito itong pinaproduction sa may Curitiba. As per the information I take from the PNI surveyor, na pero European cars siya, European cars. Pero dito lang pinoproduction. So thank you guys for watching my YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Ito, always Philippine flag. Proud to be a Filipino seafarer. Ito yung tatak Filipino. Philippine flag. Always. And thank you. Thank you again for following my YouTube channel. And God bless us all. Thank you very much again.